Yo, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Today's video, magtatanggal tayo ng... brake pad and rotor. And then, itong shock absorber. Papalitan natin yan. Okay? Okay, ang una natin gagawin, tatanggal natin itong bolt na ito, dalawa, para may ilabas natin itong buong caliper para mahugot natin yung rotor. Okay, kagamitan natin ng extension para madali. Na madaling matanggal. Ayan, malugama. Tanggal natin yung bolts na ito. Okay. Puhugutin natin itong buong caliper. So yan, tatanggalin na natin yung itong rotor. Papalitan natin ng bago. So ito yung bago. Yan. Yan ang brand new. So bago natin ilagay, lininisan muna natin yan. Isprihan lang natin ng ito, brake cleaner para malinis. Nalagyan natin siya ng anti-seize para hindi kakalawangin. Ayos na yan. Ayos. Tapos ilalagay na natin itong brake rotor. Okay. Pagkatapos, may ilagay ang rotor, lalagay natin yung tinanggal nating caliper. Thank you.
So ngayon tatanggalin natin tong clip. Yan, yung clip na yan tatanggalin natin para ma-release natin tong pinaka lock nya. Tama, release natin yan atras, tatanggalin yan nabiyas baba, katapos hugutin na natin yung brake pad. Tapos linisan natin. So tandaan natin guys, dito walang guide. Ayan, ang nakita nitong bago, ito may guide, ito wala. So itong walang guide dito sa loob, itong may guide sa labas. Kaya ito yung pinaka-sensor nya eh. Ayan, na pinaka-sensor nya. So itong ilalagay natin sa loob. So ayan, manipis na. Oh, compare dito sa bago, kapalo, manipis na. Lalagay natin dito sa loob. Ngayon pag hindi pumasok, i-atras pa natin yung piston. Ayan, masok na. Ngayon sa kabila naman, hugot natin yan. So tandaan natin guys, yan sabi ko kanina, ito yung guide, yung pinaka sensor. Ayan, ito kasi ang magtatama sa rotor pag sobrang nipis na itong brake pad, itong pinaka shoe. Maiingay yan. Pasok na. Tama yung clearance. Ngayon, kakabit na natin to. Itatapat natin yan doon sa butas. So ngayon, ibabalik na natin itong mga lock. So ayan guys, mayroon akong nakalimutan, itong lock na to kailangan nakapasok din dyan. Yan o, ito kasama yan, itong lock na to kailangan nakasama dyan. Yun ang nakalimutan ko kanina. Ngayon, so okay na, pasok natin yan. Tapos itong lock nito sa dulo, ipapasok nito sa butas na yan. Yan. Tapos ito ilalock na natin doon. So yan, okay na siya. Nakalak na. Inisan lang natin. Okay, tapos na tayo dito. Mahigpit na ito, mahigpit na rin yan. Mga bolts na dito. Nakalak na lahat. So ngayon, magtatanggal na naman tayo ng shock absorber or strut, ito yon. Ito, tatanggalin din. Tapos ito, tatanggalin natin ito yung bolt, linuwagan ko na sa kabila. I-atras ko na lang ito. Okay?
Okay guys, tanggal na yung ano, yung bolts dito. Yan, bolts na yan, tanggal na. So kailangan bago matanggal itong shock absorber, gagamitan mo ng jack para bumaba itong rocker arm para ma-release itong shock. Okay? Para umangat itong shock absorber. Tapos ito naman sa bago, sa taas, tatanggal itong apat na bolts ito. Tatanggal ko na. Yan, huhugutin ko na lang. Okay? At pag-ubos ko na yan lang. Yan. So yan, ilalabas na natin. Papalitan natin ng bago. Ulitin ko. Tanggalin ang bolt dito, tatanggalin ang bolt dyan. Gagamitan natin ng abanico jack. Ipupost natin pababa para bumaba yung shock absorber. Tapos yung bolt dito sa taas, tatanggalin. Tapos hugutin na. Okay? So ayan, tapos na. Ikabit ko na lahat yung itong bolts. Ayan, ikabit na yan, pati ito. Kabit na rin yan bago na yung shock absorber. Pati doon higpit na rin yan, pati itong caliper, mga tornilyo, okay na, higpit na.